Sumainyo ang Panginoon. Ang ating mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew chapter 16 verses 13 to 20. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. At sumagot si San Pedro, Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, itong mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan. Okay, so ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Jesus, kung sino si Jesus. Meron akong pinapakinggan o napakinggan na life testimony ng isang pastor, ng isang born again sa Pilipinas. At sinasabi niya ay dati siyang Katoliko at minsan napunta siya ng Amerika winter time, at habang siya ay nasa snow, bigla siyang nakaramdam ng enlightenment na tinatawag, yung pagbabago ng pakiramdam na gustong magbago ng buhay. Parang sugod yung naramdaman natin noong tayo nag-Life in the Spirit seminar, na encounter niya ang Diyos. At sabi niya, mula noon ay naging born again na siya at naging hanggang ngayon naging pastor na siya. Ang masakit lang pakinggan ay parang sinisisi niya ang simbahan Katoliko, na hindi niya naramdaman iyon nung siya ay bilang isang Katoliko. Kaya iniwanan niya ang Katoliko dahil sabi niya ay hindi iyon ang totoo o dapat. Alam niyo, ang ebanghelyo natin ngayon ay pinag-aawayan ng maraming simbahan, maraming community, Christian community. Bakit pinag-aawayan? Kasi ayaw nilang tanggapin na si Pedro ay ang unang Santo Papa, at ayaw nilang tanggapin na ang simbahang Katolika ay si Jesus mismo ang nagbuo nito at nagtayo. Kaya inaaway tayo. Inaaway ang simbahan natin. Kaya lang, tayo naman ay ang katuruan ng ating mga ng simbahan ay huwag natin silang patulan, bayaan lang natin. Dahil hindi naman tayo insecure, dahil totoo naman yung ating pinaniniwalaan na si Pedro nga ang una na Santo Papa. Kaya si Pedro, yung kanyang maliit na pananampalataya ay naging bato, na siya po yung naging simba, naging pundasyon ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. At tandaan natin, si Jesus ang pundasyon talaga, o pundasyon ng ating sa simbahan. Siya ang pinaka foundation na tinatawag. Si Pedro ay isang maliit na bato dahil sa pananampalataya. Kaya nga ang simbahan ay tinatawag na eklesya, hindi yung structure na building, kundi
Iglesia, komunidad ng mga mananampalataya, komunidad ng mga believers, ganyan, mga Kristiyano. So, kung ano ang kung akong tatanungin, anong klaseng pananampalataya ang susundan ko? Well, ang susundan ko yung talagang nakadaong palad ni Pedro o ni Jesus at yung pananampalataya na inaprubahan ni Jesus. Kung walang iba kundi ang pananampalataya ni Pedro na hanggang ngayon ay salin-salin na sa lahat ng mga Santo Papa kung saan at mga kaparian kung saan ang tunay na naranasan ni Pedro, ang tunay na experience niya kay Jesus ay naisalin hanggang sa atin. Hanggang sa atin, sa mga membro, mga Katoliko, ay yun ang pananampalataya natin. Kaya nga meron tayong profession of faith na tinatawag sa simbahan. Kaya sigurado tayo na ang ating pananampalataya ay hindi kung saan-saan galing. Hindi gaya ng iba na naranasan lang nila yung enlightenment, nagtayo na sila ng simbahan. Kala nila, yun na yun yung gusto ni Lord. Pero tignan natin dahil ang pananampalataya na inaprubahan lang ni Lord ay yung pananampalataya ni Pedro. Anong sabi niya? Sabi niya, ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Ikaw si Kristo. So, marami ang nawala sa simbahan natin dahil hindi kulang, hindi ibig sabihin kulang yung kanilang pangunawa at pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, hindi napalalim yung pangunawa. Kaya tayo na nandito pa ay palalimin pa natin. Huwag na tayong magtangka pa na subukan ko kayo sa born again. Subukan ko kayo sa ibang simbahan. Nakakatakot kasi baka mamaya makarinig ka ng sabi nila, kami lang ang tama. Patay ka kasi hindi mo pa naiintindihan yung sarili mong pananampalataya. Kaya, kailangan natin ng wastong pangunawa at sa pamamagitan ng panalangin, hingin sa Banal Espiritu Santo na tayo ay gabayan at tulungan. At so, pangalawa, yung katuroan ng simbahan, yung mga tradisyon, yung mga sacraments natin, yung pakikinig natin sa mga turo sa simbahan. Then, mauunawaan natin ano nga ba talaga ang ating pananampalataya. Sa community natin na lang, daming tinuturo mga speakers natin. Sa Life in the Spirit Seminar, di ba? Doon natin naintindihan ang lahat. Parang nabuksan ang lahat kung ano nga bang ating pananampalataya bilang Katoliko. At pangalawa na, tingnan natin yung pananampalataya natin na ang pananampalataya natin ay lalago lamang kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, di ba sabi doon sa banal na salita na ang faith comes by hearing the word of God. Kung di tayo nakikinig, eh hindi lalalim yung ating pananampalataya, hindi natin makikilala si Jesus. So, ang ginawa ni Jesus nung sa Ebanghelyo ay sa kwento, dinala niya yung mga alagad niya sa isang tahimik na lugar, malayo sa lugar na nandun ang mga Pariseo, nandun yung mga Marites, nandun yung mga grupo ni Aling Piling. Malayo sila, kaya sila-sila lang. Kaya open sila, free sila na magsalita kung ano yung gusto nilang sabihin. So, tinanong niya sila. Sabi niya, sino raw ako sa iba? Ayon sa mga tao, sino raw ang anak ng tao? Sabi nila, Lord, ikaw daw ay isang propeta, gaya ni Juan Bautista, Elias, Jeremiah, at ibang propeta. Pero tinanong niya sila, ito yung pinakamahalagang tanong sa atin, sa bawat isa sa atin hanggang ngayon, na dapat nating tanungin. Sabi niya, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Alam nyo, itong tanong na ito daw ay yung isang pinaka-important tanong sa buhay natin. Dahil dito nakasalalay yung ating buhay dito sa lupa at buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi natin ito nasasagot ng maayos o
tama, eh, nakasalalay dito kung ano yung magiging buhay natin. So, sabi niya, kayo, sino ako? Sabi, parang sinasabi niya kay Pedro sa kanila, o kay Pedro na lang, may tiwala ako sa iyo, Pedro. May pananampalataya ako sa iyo, Pedro. Pero ikaw, ano naman ang pananampalataya mo sa akin? O sino naman ako sa iyo? At sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, ang pahayag na ito ay pahayag ng pananampalataya. Many times, tayo, pag tinanong tayo, sino si Kristo? Sasabihin natin siya ang Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. So, sa ating pag-iisip, theoretically, na tinatawag, yun ang pagkaalam natin kay Kristo. Pero mas malalim na tinatanong si Jesus sa atin. Hindi yung pagkaalam lang natin sa isipan, kundi pagkaalam din natin sa puso. Sa puso. Kilala mo nga ba si Jesus sa iyong puso? Kung tatanungin ka, siguro kung kilala mo, ang maaaring sabihin mo ay, kilala ko ang si Jesus. Siya yung aking tagapagligtas pag meron akong problema. Siya yung tagalutas ng aking problema. Pag ako ay may sakit, siya yung aking takbuhan para sa kagalingan. Pag ako ay nawawala, nasa kadiliman, siya nagbibigay liwanag sa akin. Siya yung aking shepherd na nagdadala sa akin sa tamang buhay. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking Panginoon na wala akong dapat katakutan kahit anuman problema o pagsubok na dumating sa akin. So, ito yung gustong marinig ng Diyos sa atin. Na ibig sabihin, ano yung personal na relasyon mo sa Diyos? Hindi lang yung sa isipan, kundi sa puso. Ano yung experience mo kay Lord? Yan. Sinasabi ni Pedro ito kasi nakasama niya si Jesus. Nakita niya kung paano lumakad sa ibabaw ng tubig si Jesus. Nakita niya kung paano nagpagaling. Nakita niya kung paano nagturo. Nakita niya kung paano nagpabuhay ng mga patay. So, si Pedro mismo ay nakita niya, na-experience niya na itong si Jesus ay yung Kristo, tagapagligtas at anak ng Diyos na buhay. Kaya nga, siguro namangha si Jesus. Sabi niya, ito yung pananampalataya na hinahanap ko. Sabi niya siguro. At maaring alam niya rin na ganun ang laman ng puso ni Pedro, pero gusto niyang aminin sa harapan ng kanyang mga kasamang mga alagad na kung sino nga ba ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus, upang sa gayoy matuto sila na ito ang hinahanap ni Jesus na klase ng pananampalataya. Ano ba yung klase ng pananampalataya ni Pedro? Ito yung pananampalataya na nagtuturo o nagpo-point. Ang tinitignan niya ay si Jesus. Ito ay yung pananampalataya na kilala niya si Kristo at pinapakilala niya sa lahat na siya nga si Kristo. So, the faith of Peter points to Christ. Ito yung tinatawag. Ito yung pananampalataya na kung saan nakita ni Jesus na ito ang magiging pundasyon ninyo sa pananampalataya. Kaya tayo po ay sa Simbang Katolika ay ito yung pundasyon natin sa pananampalataya na katulad ni Pedro ay ginawa siya ni Jesus na pundasyon ng simbahan. Kung babalikan natin, sino nga ba si Pedro? Si Pedro ay walang isang mangingisda lamang, di ba? Si Pedro ay malimit ding hindi makahuli. Yan. Si Pedro, minsan sabi niya, "You are the Christ." Pero ano nakita natin? Kanyang hinahadlangan yung misyon ni Jesus. At kaya sinabihan siya ni Jesus, "Get behind me, Satan." Si Pedro na mahina dahil anong
nung siya ay nang sila ay nasa bangka, nakita lang yung bagyo sa kanilang paligid, siya ay natakot, siya ay nagpanik, di ba? Si Pedro na dapat magaling mag-swimming dahil siya ay fisherman, siya ay lumubog, lumulubog. Kaya sinabihan siya ni Lord, man of little faith. Kaya si Pedro na sinabihan siya na huwag kayo matulog, samahan niyo ako doon sa Getsemane nung nagdarasal si Jesus. Siya ay nakatulog. Diba? Si Pedro na tatlong beses niyang dinenay si Lord. Nung una, sabi niya, over my dead body, hindi mangyari sa iyo yan, Lord. Hindi ka mamamatay. But nung nagkasubukan, siya ay, sabi niya, hindi ko siya kilala. I don't know Jesus. I don't know Him. He betrayed 3 times. Siya ay nagkasala siya. So, itong si Pedro ay very, very weak na katulad natin. Mga kasalanan, nagkasala kay Jesus na katulad natin. Na ibig sabihin, itong si Pedro ay nung na-reach niya yung rock bottom niya na siya ay failure sa kanyang pananampalataya, nasa ibaba na siya, inaamin niya na siya ay makasalanan, doon dumating ang Diyos sa kanya. At doon yun naramdaman yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Nung alam na niya na wala na siyang parang hindi na siya katanggap-tanggap ng Diyos, at inamin niya na siya'y makasalanan, doon pala malakas ang Diyos. Doon pala tumatakbo ang Diyos sa'yo para sabihin na, para ipadama yung kanyang pagmamahal. So, si Pedro, sabi nga kanina nung pare sa misa dito sa amin, sa humili niya, sabi niya, si Pedro, sabi niya parang gelatin, parang jelly. Di ba? Ang jelly, malambot. Ang jelly, yan, masarap kainin na makagalaw-galaw. Ganon si Pedro. Hindi naman siya bato eh. Kaya nga tanong natin, bakit? Kailangan nga, can he really be the Peter, the rock? Can he really be the foundation of our faith? Dahil makasalanan siya at mahina, parang gelatin nga, parang jelly, sabi. Pero dahil sa pananampalataya na naibigay sa kanya ng Diyos, siya ay naging bato. Ay naging bato. At sino nagbigay? Sino nagpatigas sa kanyang gelatin na puso o buhay o pananampalataya? Walang iba kundi ang Diyos. Dahil napatigas siya na bilang bato, bilang pundasyon ng ating pananampalataya, siya ay ginamit ng Diyos, nagamit ng Diyos yung kanyang kahinaan para maging pundasyon ng ating pananampalataya. So tayo man sa ating buhay, may kahinaan tayo, may mga kasalanan tayo, pero pag marunong tayong umamin sa Diyos na gusto na ayaw natin yung ganun na buhay, then ang Diyos pala ay madaling dumating sa atin at magiging isosolidify niya yung ating pananampalataya na parang si Kristi Pedro na magiging bato para sa ating pundasyon sa ating pananampalataya. So dito natin nakita na ang pananampalataya ay hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay gumagawa ng kabutihan, pero ang pananampalataya pala ay grasya ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya pala ay hinihingi natin, di ba? Sabi nga, kaya nga, faith comes by hearing. So, binibigay sa atin ng Diyos yung paglago ng ating pananampalataya. Ang kailangan lang natin ay yung time natin na makinig, time natin sa ganito na lumapit sa Diyos, time sa paghingi ng mga kasalanan. Si Pedro, ang kanyang pananampalataya, sabi ko nga, ay pointing everything to Jesus. Knowing Jesus and pointing Jesus, yung pinapakita na sa iba na kung sino si Jesus. So, hindi lang yung ang pananampalataya niya, hindi lang dahil narinig niya sa iba, dahil chinismis sa kanya, o dahil napakinggan niya sa isang katuruan, sa isang simbahan, sa isang preacher, o sa isang pastor. Hindi. Kundi,
dahil ito ay binigay, ni-reveal sa kanya ni Ped, niyang ng Diyos dahil sa kanyang pag-amin na siya ay mahina at makasalanan. So it's a gift. So tayo man ay ganun din yung magiging trato sa atin ng Diyos. At ang maganda dito sa sinabi sa Ebanghelyo din ay kung narinig ninyo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. So, pag narinig natin ito, ang unang narinig natin ay yung Sacrament of Confession, di ba? Na mayroong authority ang mga pare at ang mga pope, which is part of our faith. Pero titingnan natin sa buhay natin, nasa atin din yung susi ng kaharian ng langit. Nasa atin din. Sa paanong paraan? Well, kung meron tayong mga tao na pinapayagan nating pumasok sa simbahan at maranasan nila yung pagmamahal ng Diyos, ginagamit natin yung susi, binubuksan natin yung pinto para sa kanila. Sabi ko, ang susi ay nasa atin. Kung sino yung papayagan nating pumasok sa simbahan, pumasok sa ating pamayanan, sa community natin, ay ginagamit natin yung susi na buksan ang pinto para maranasan din nila yung pagmamahal ng Diyos. So, ang ipagbawal natin ay pagbabawal talaga ng langit at ipahintulot natin ay pahintulot ng langit. Kung yung kagalit mo ayaw mong ilapit sa community, then hindi mo siya pinapayagang makapasok. Kaya nga, isa ring kasalanan kung hindi natin ginagamit yung susi na yan na binigay ng Diyos sa atin para maramdaman ng maraming tao ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga ako, pag ganito na may mga talk, ay aking nire-record at nilalagay sa YouTube, di ba? Meron akong channel doon na kahit meron o wala nakikinig, kahit ko konti nakikinig, wala akong problema. Basta sinusunod ko lang yung binigay sa akin ng Diyos na susi na kailangan ilagay ko pa rin, gamitin ko yan para marami ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ganun din tayo. So, ang ating mission ay mag-imbita pa sa ating community. Mag-outreach, lumabas, para gamitin yung susi para ipakilala si Lord. Alam nyo, marami tayong kinasabi natin, Brad, maraming nagpunta na ng born again. Well, ang mga born again, mga active, proactive. Tawag dito, sila yung offensive. Tayo kasi kung minsan, mga Katoliko, defensive. Parang sinasabi natin, ay, kung darating yung mga kalaban, yung demonyo, yung mga masamang tao, ganyan, mayroon tayong Diyos, malakas tayo. Defensive tayo lagi, ayaw na, hanggang doon lang tayo. Okay na ako dito, okay lang tayo na tayo-tayo na lang. Defensive. Ang offensive na tao ay na misyonero ay yung pinupuntahan mo talaga, wala kang takot. Tayo yung mga kalaban ang nawawa na hindi makaporma. Kaya nga sa Ebanghelyo natin yan, sabi niya ni Lord, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi makapananaig. Ibig sabihin, kung tayo ay offensive, hindi makakapanaig ang masama. Hindi tayo dapat matakot dahil para tayong mga military ba? Militar? Na sugod ng sugod doon sa kalaban. Hindi tayo naghihintay ng kalaban. Tayo yung pumupunta doon sa kalaban para ipalaganap yung pagmamahal ng Diyos. Ito yung ating mission. Yung mission natin. Kaya nga, mga kapatid, ito yung sabi nga, we must live like Christ. Isa buhay natin yung ating narinig, yung ating pananampalataya, dahil ito yung susi na binigay ng Diyos sa atin. Magandang example dyan sa ating pamilya na lang. Bahagi natin ang narinig natin. Bahagi natin yung paano natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? Sa prayer meeting natin, meron tayong sharing portion.
Sino ang gustong magbahagi? Paano naramdaman yung pagmamahal ng Diyos? Yun yung time na tayo ay mag-share about how did we experience the love of God. And by doing that, ay nagiging buhay ang Diyos at nagiging malakas tayo lagi. So, sa aking pamilya, pag may kasama ko sila at mayroong kumakain kami o nagbibiyahe o namamasyal, sa aming mga kwentuhan, lagi kong sinisingit yung ibang salita ng Diyos. Parang sinasabi ko lagi, sabi nga ni Lord, ganyan eh. Di ba sabi ni Lord ganyan? O di ba sa ayaw niya ng ganyan? O ginaganyan ko sila. Pasingit-singit. Hindi yung ganito na preaching. Pero pasingit-singit lang, bigla kong papalala si Lord. At ganun din sa asawa ko. Sabihin ko, ma, di ba? Sabi ni Lord, pag di nating ginawa ito, ay ganyan. Sabi, ganun din siya. So, i-share natin yung Word of God, share natin yung pagmamahal ng Diyos, yun din ang ating misyon. Dahil nasa atin ang susi, binigay na sa atin ng Diyos ang susi. Kaya, double time na tinatawag. So, dito sa Ebanghelyo natin ngayon ay nakita natin na ang Diyos pala ang builder ng simbahan at siya yung nagpapasimuno, tayo lang yung magagamit niya para makatulungan sa pagbuo ng simbahan na ito, yung community na ito, yung kanyang kingdom. Kaya nga dito pa lang sa lupa dapat nararanasan natin paghahari ng Diyos sa langit. Lupa man ay langit na rin na tinatawag. Kaya mayroon ako narinig sa nasabi ng isang bishop, sabi niya, pag ang goal mo raw ay makapunta sa langit habang nandito ka pa lang sa lupa, bababa daw ang Diyos sa iyo para tulungan ka na ma-experience mo yung buhay na makalangit dito sa lupa pa lang. Diba? Ang ganda. Kaya maganda pala na ang goal natin ay laging makapunta sa langit dahil sasamahan tayo ng Diyos. So, nakita natin dito na ang ating pananampalataya ay dapat katulad ni Pedro. Pananampalataya na pointing to Christ lagi. Pananampalataya na lumalaki dahil sa ating pag-amin na hindi tayo, na mahina tayo. At katulad din dapat tayo ni Paul. Si Paul ay, Peter and Paul are the two pillars of the church. Pillars sila. Bakit si Paul? Si Paul ay, nung nakilala niya ang Diyos, biglang nag-turn around ba? 180 degrees? Na mula noon ay, siya yun na yung nagpunta sa iba't ibang lugar para magtayo ng iba't ibang community, ng iba't ibang simbahan. Siya yung napakaraming naitayo na simbahan. Bakit? Dahil siya yung offensive. Yung attitude ni Paul ay offensive. Na dapat nating tularan sa ating pananampalataya. So ang ating pagbulay-bulayan o ating reflection ngayon ay pagdasal natin na yung pananampalataya natin ay lalo pang lumalim, lumaki at lalo pa tayong magamit ng Diyos para ipalaganap yung kanyang pagmamahal. Yung mission natin ay to spread the love of God. Yun lagi ang mission natin, to spread the love of God. So, nawa, pag tinanong tayo ni Jesus, sino ako sa buhay mo? Dapat alam mo yung sasagot mo na meron kang personal na experience sa Kanya, personal na relasyon mo, at siya yung Diyos na laman ng puso mo, siya yung Diyos na kilala mo. So, magandang gabi sa ating lahat at nawa, ito po ay pagmuni-munihan natin, pagbulay-bulayan natin sa mga susunod pang mga araw. So, let's close this reflection with a short prayer again. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan at mapagmahal,
napaganda po ng mensahe mo sa amin na tinuro mo na ang aming pananampalataya ay dapat nakasalalay doon sa laman ng aming mga puso kung sino ka sa aming buhay. At dapat ang pananampalataya na ito ay nagtuturo sa iyo at nailalapit namin ng iba sa iyo, Panginoon, para kami ay maging pundasyon mo rin sa simbahan na itinatayo mo dito sa lupa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, at gabayan na magamit mo kami at handa po kaming sumunod sa iyo anuman po ang ipagkakatiwala mo sa amin. Kaya Lord, thank you for this wonderful gift of faith. Thank you for tonight. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Sa buong linggo na naman, Lord, at ngayong gabi ay magpapahinga kami, samahan mo kami. At ipadala mo po ang iyong mga mandirigmang anghel para kami po ibantayan kasama ang aming mga mahal sa buhay. Sino man po sa amin ang may mga karamdaman ngayon ay itinataas namin sa iyo at hipuin mo, Panginoon, para bumalik, manumbalik ang kanilang kalusugan. Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot, kaya inaangkin namin ang kagalingan, ang iyong proteksyon na ibibigay mo sa amin. And we want to thank you, Lord, for that healing. Thank you, Lord, for answering all our prayers. Thank you, Lord, for giving us always the opportunity to experience your love. So, Lord, samahan mo kami muli sa buong linggo na naman. Mama Mary, please continue to pray for us. Continue to be with us. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. God is good. God is good.